Welcome to my aisle! Hello mga ka-others! Dahil dito sa aking aisle, hindi ka others! So, ang vlog natin today ay medyo hindi siya ganun kahappy. Yung mood ng ating vlog, medyo sad siya. Bakit? Well, abangan nyo na lang kung bakit ang anong reason behind. Lately, na-observe namin kasi yung daughter namin. This is a video pala para sa mga parents out there. Medyo awareness din. Na maaaring na-observe nyo yung mga anak nyo. Na, syempre, sabi nga, digital age ngayon. So, they are fond of watching TV. Tapos, mga dad, yung mga tablet, cellphone, lahat na ng medyo exposed sa screen. Okay. So, lately kasi napapansin namin yung anak namin na iba siya manood ng TV. Parang ganito. Ayan. So, akala namin before is naging habit lang siya. Oo, kasi iba yung paraan ng panonood niya. There was a time na yung TV namin naka wall bracket, wall mount. Naka wall mount siya. So, ibinaba namin siya dahil baka nga mataas yung TV kaya ganun siya manood ng TV. So, doon naman sa bahay ng nanay ko, medyo malaki naman yung TV kaya hindi siya napapansin na ganun. Ganun yung panonood niya, hindi ganyan. Pero lately, napapansin namin na nung pinawestern na namin siya eye level, ganun pa rin. Ganun pa rin. Hanggang sinasaway namin siya na huwag ganyan manood ng TV. Naya, your eyes. Oh, watch don't properly. Watch like okay, inakadan ko po siya ng eyes, baby. Yun. Pero, we have decided na wala namang mawawala kung ipapacheck namin yung mata niya. Kasi, ito... Background check lang or medyo fallback lang. Bata pa kasi ako nag-start mag eyeglasses. Way back mga bago ko mag grade 3. At yung mga relatives ko rin, marami kami, halos siguro more than 50% 60% sa amin ay naka-eyeglasses. At presently, anong grado ng mata mo? Presently, ay ako ay nearsighted at 500 ang grado na ng mata ko, yun yung ginagamit nilang term. Tapos ay hindi naman siya as present, hindi rin siya astigmatism yung madaling napapagod na mata. So talaga siya ay nearsighted na paningin. Oh, so nakakapag-drive naman siya, hindi naman siya bawal mag-drive. Tapos pag naman naglalaro ako ng basketball since nung college, naka-contact lens naman din ako. At still now, pag naglalaro ng mga liga or mga pick-up games, naka-contact lens din naman ako. Nakaka-perform naman siya ng maayos. Ngayon, medyo ito nangyari nga sa ginawa namin pagpapacheck up ng anak namin. Kasi naisip namin na baka it might be a factor na, kasi nga hereditary yung eye condition. At kasi sa kanila wala naman nagsasalamin sa akin. So far 2020 pa naman ako. At wala rin naman sa amin yung bata pa lang ay nagsasalamin na. Sa amin medyo maaga kasi may mga pinsan ako ngayon since din ng bata nagsasalamin na at saka yung kapatid ko nagsasalamin din. So medyo nag-isip na rin kami na patingnan sa espesyalista sa mata. Okay, so yun nga. Nagpunta kami sa Nakpil Optical Clinic. So dito lang din siya. Sa may area ng Burulwan, ng Dasmariñas. Oo, Cavite area lang siya. So una kasi naghanap kami sa mall, SM ng Asian Eye Clinic pa. Clinic Asian Institute. Kaso nag-close. Sarado na sila ng July 31. Siguro kasi wala rin masyadong pasyente. Kaya nagsara sila. Tapos meron kami tinignan na isa ditong clinic, wala naman silang pambata. Sa salamin lang talaga nagawa. So ang hinanap namin, meron siyang specialista sa mata lalo na sa pedia din, meron din. Okay, so mga ka-others, first and foremost, we would like to thank Dr. Nakpil.
for allowing us na makapag-take ng video doon sa kaloob ng kanyang clinic during the consultation. Thank you, Doc. Salamat, Doc. So, super bait ni Doc. At in-explain niya mabuti yung condition ng anak namin. At narito ang video. For awareness din ng mga parents. Sorry po. Maganda po yun. Sa akin nga rin yung therapy niya. Kasi, opo. Parang advocacy din po na... Magkamukha na kayo ni Papa. Actually po, ang problema po natin sa kanya, dahil po ganyan yung condition ng mata niya, hindi po talaga sabay nagpa-function. With this, ang ano po natin, magpantay po siya na magsabay po yung function para yung visual pathway niya po, pantay po yung ano, yung delivery. May kinalaman yung visual dun sa processing ng nakikita niya. Actually po, pag tinignan mo po, ang akala nung iba, kapag components ng mata. Okay, pag tinignan mo po, ito po yung tungkol sa identification. O malinaw lang, basta't malinaw, okay. Pero, meron din po tayong problema ng centering. Yung kadal dalawa po yung mata natin, it has to be functioning together. Kasi sila. Meron po iba, diba? May mga ganito po. Ayan, nagkakaroon po ng ganyan. Sumasanay isang mata. Nagduduling. Opo. Ngayon, diba po, kaya kailangan center siya, malinaw siya. Tapos, marami pong pasyente, lalo na po yung nagsisumasanay ng mata, nagiging parang lampa. Kasi yung parang madali pong matumba, madaling, ano, madaling masagot. Opo. Kasi po, kagaya po yung ibang mga pasyente, kunyari, this eye yung ginagamit niya, yun ang nag-deliver sa brain na nandun yung image. Tapos po, suddenly biglang nag-strip, biglang lumipat dito. Kaya yung bata tumatakbo, kunyari sa narrow na dinaanan, masasabit yung balita. Kasi biglang nag-click, kasi ito yung una niya ginagamit eh. Yung image na binigay niya sa brain, yun po yung ano. Tapos suddenly, biglang ito yung ginamit. Kaya po, biglang... Yung signal din na sinend niya sa brain, yes, nag-conflict din siya. Opo, kaya po naging gano'n. Tapos yung mga bata po na may problema po yung speech auditory po nila. Meaning, minsan po, alam naman nila yung sagot, pero bakit parang loading, hindi ka agad nagre-reply. Minsan tatanungin mo, masimpleng shape, square, alam naman niya, pero pagka meron may ibang stimulation, distracted na niya, parang hindi na niya alam yung isang bagay na tinuturo mo, kahit gano'ng kasimple lang siya. So, yan po yung components ng vision. Sige po. So, yun nga, ang sabi ni Doc... Sensya na maingay doon. Sinasaway ko kasi siya. Ang sabi ni Doc, tama yung hinala namin na meron ngang existing eye condition si Anaya. Ang nangyayari, yung iris ng mata niya, iris ba tawag doon? Diba yung white ng mata natin, tapos may black, tapos meron siyang black sa gitna. So sabi ko, Doc, paano ba malalaman na may eye condition yung bata? Sabi niya, sila nakikita nila kasi nga merong part ng mata na nagmo-move kapag may images or may mga bagay na pinapanood. So, napansin ko siya kasi kung makikita niyo doon sa video, merong part doon na finocus yung mata. So, nakita ko doon yung black ng mata niya. Sa pag may pinakita na particular image, lumalaki siya. Tapos minsan, lumiliit siya ng pusa. Lalaki rin ulit. So parang ang interpretation nun, yung sa mga camera, yung sa cellphone din. Oo, yung autofocus or parang nag-auto-zoom. So tama, sabi ni Doc, ganun nga daw yun.
Sabi niya yun ay, kung regular ka at may tinitingnan ka, steady lang yung... Supposed to be, kung walang shot, problema yung mata mo, steady siya. Yung butas, black na yon dapat naka-steady lang siya. Yung kanya kasi is parang... Bubuka. Dalaki, liliit siyang ganun. So, yun na yung nag-confirm na meron niya siyang eye condition. At kaya, ni-recommend siya na magpa-eyeglasses. At nag-usap sila ni Mr. Karandang at narito ang kanilang usap. Tagalipa po ba kayo? Okay. Narito ang taga Cavite, dito na lang. Inuwi ko po siya dito sa Cavite. Mas yung pagdating ko sa Patlao Butte ng distance, mas itong right ko. Pero pag yung parang ano naman sa parang mga dito sa range, dito sa paligid ko itong kaliwa, parang yun yung iba yung kanin niya. Hindi siya nagpo... Ano pong trabaho mo? Lagi ka na sa near point work? Computer ka para din? Computer, mahalas. Pagka siguro po ano, on other time, pa-check up na po. Kasi hindi ko po alam kung gano'ng katagal na po ba yung salamin. Oo, bumisip is college pa po. Pero yung palit niya, yung grado nga niya is na, napadal na. Pero yung grado niya, yung isa niya nagpalit. Ang papacheck up po ng ano, tinetest ka po ng... Alam mo po sa ba? Physical exam. Hindi po, kapag ka nagpapacheck ka ng mata, yung image, nakikita mo nagdadalwa, ina-align. Hindi naman. Ginagalitan ka ng punto? Baka may accommodative dysfunction ko kasi. Pero minsan iniisip lang din ng iba na mukhang parehas pa rin yung grado. Kapag grado yung naging basis mo, yun. Pero ang habol natin kasi, siyempre yung pangulong term. Anyway. Ano na ang grado ng mata ni Anaya ngayon? Huwag kayong magugulat. Dahil nabigla rin ako. Nung bata siya, same age ni Naya, ang grado ng mata niya ay... Ako ay nag-start nung mag-grade 3 nga, 175. Medyo nakikita ko pa na nung panahon yon, pero medyo malabo-labo na. Pero ito kaya na, nagulat kami, ang grado na agad niya ay 300. Twice na nung grado ko, pero wala pa siya, hindi pa siya talagang as elementary, kinder pa lang. Kung nahagip ko sa video, sinabi na it will still progress. Unlike sa condition ko, I'm already made of mag 40. 40, sinabi ko na 40. Tumigil na yung pagtaas ng grado ng mata ko at 500. So, yun. Sa mga susunod na video, baka ma-observe nyo siya. Sinaya na naka-eyeglasses. Mm-hmm. So for now, enjoy na enjoy pa siya na mag-eyeglasses niya, mag-eyeglasses siya. Hindi niya na-realize kung ano yung... Gano'ng kahirap pa may ganito. Mm-mm. So yun, malungkot man, pero it's hereditary talaga Nakuha sa side namin. So yun na lang. Sa mga sulit na video, mapansin niyo naka-eyeglasses siya at alam niya na yung reason. So, eto, tingnan nyo, game na game pa siya magsukat ng mga eyeglasses. So yun, kaya namin to ginawa para nga awareness na sa mga magulang na pag may nakikita kayong unusual na kinikilos ng mga anak nyo, na yun nga, nanonood ng TV ng ganun, nababangga, nahihilo, or yung medyo hindi maganda ang focus ng pag-aaral, ay tingnan nyo na rin sa side na baka naman yung mata, hindi nakakamalinaw ang tingin. So what is naman yung fact na pati-check up ninyo, konting panahon din lang naman at konting pagkagastusan, okay naman kung wala kayo makukuha doon.
it's good. So, may ibang factors. Eh, what if yung katulad namin dito kay Anaya, ganyan. Eh, may maagapan. Unlike na yun, pala yung saway namin, wala naman palang sa habits niya. Pero yung pala, medyo nakamana na nga agad sa amin. Okay, so in short, find time na i-observe nyo yung mga nangyayari sa kids nyo. Kasi sometimes, may mga nag-exist ng mga conditions or problema na hindi natin napapansin dahil hindi natin sila nag-i-exist. So, yun lang mga ka-others. So, bakit ba namin ito sinishare sa inyo? Dahil sabi nga namin, dito, hindi ka-others. So, para na rin namin kayong kapamilya. Kaya, tulong namin dito, awareness din. At kung makakatulong din to, tingin nyo sa iba, pwede nyo siyang i-share. At kung may mga questions kayo, pwede nyo naman kaming i-comment. At don't forget, like and subscribe the video. Thank you for watching. Bye-bye!